What is up, senpais? It's your boy, Earl TZ here, back again with another Mobile Legends video. And as for this video guys, ay pag-uusapan natin ngayon ang pinakabagong tank marksman na hero at walang iba kundi si Edith. So, kung bago pa lang kayo sa channel ko, huwag niyong kalimutang pindutin yung subscribe button at pakitusok na rin ng notification bell. Para maging updated kayo if ever may bagong video ako ng tutorials, gameplays, and other Mobile Legends content. And without further ado, simulan na natin ang video. Si Edith ay isang hero na lumalabas lamang kapag gagamitin mo ang kanyang ultimate. And most of the time, ay si Phylax ang iyong gagamitin, which is yung robot niya. And parehas naman silang dalawa na mayroong malaking damage output kapag ginamitan mo ng tamang items. But before anything else, pag-usapan muna natin ang kanyang skills dahil parang medyo marami-rami ito, senpais. Simulan natin sa passive. Ito ang Overload. Every time na magkakast ng skill si Phylax or either si Edith, ay ang lahat ng basic attacks nila ay magkakaroon ng chain lightning na magdi-deal ng magical damage which is maaring matamaan up to 4 enemies including minions guys. Next ay ang kanyang first skill. Ito ang Earth Shatter. Parang tatalon si Phylax for 0.75 seconds and by the time na bababa na siya ay magdi-deal siya ng physical damage sa isang small area and ang lahat ng enemies na nasa loob nito ay mananock up for 1 second. And for her second skill, ito ang Onward. Magdadash si Phylax sa isang designated location, magdi-deal ng physical damage, and if ever man na may matamaan ito na enemy hero, ay itatapon niya ito papunta sa kanyang likod. So, kung hindi nyo masyadong gets, para siyang ejector ni Joehead guys, but pwede mo lang itapon ang hero sa likuran mo. And for her ultimate, ito ang Primal Wrath. Mayroon itong passive at saka active effects. For the passive, magkakaroon si Phylax and si Edith ng Wrath Bar. And magagamit mo ito kapag lalabas na si Edith kay Phylax. Madadagdagan ng bar every time na makakatanggap si Phylax ng damage. Mapa-physical man yan or magical. At ang silbi naman ng Wrath kay Edith ay madadagdagan nito ang kanyang attack speed at magical lifesteal. Depende sa Wrath na naipon mo bago lumabas si Edith. And for the active effect naman, tatalon si Edith palabas kay Phylax. While palabas si Edith kay Phylax, ay mananockback ang lahat ng kalaban na nasa malapit. Kapag nakalabas na si Edith, ay magbabago ang iyong first at saka second skill. And this time, dito na papasok yung naipon mo na Wrath. So in simple terms, mas mataas na Wrath, mas mabilis na attack speed at mas malaking magical lifesteal. And kapag walang Wrath, wala kang matatanggap na bonus, attack speed, at saka magical lifesteal. And for her additional skills naman guys, ito ang Divine Retribution or substitute ng kanyang first skill. Maglalapag ng isang parang AoE force field and ang lahat ng enemies na nasa loob nito ay makakatanggap ng initial at saka continuous damage kapag nagstay sila sa loob. And lastly, ang Lightning Bolt or ang second skill. Maglalabas si Edith ng isang electric current almost similar sa second skill ni Eudora. Pero ikaw mismo ang mag-i-aim nito. And kapag may natamaan ng lightning bolt na enemy hero, ay hindi ito makakagalaw or ma-immobilize for 0.8 seconds. For the emblem sets, you can use custom mage emblem kung gusto niya ng more damage over makunat na Edith. And tank emblem naman for more kunat but medyo less damage. So, ito yung placing ng talents for the custom mage and the tank emblem. So, feel free to pause the video and take a screenshot, senpais. For the item builds, I recommend the tankish build, guys. Dahil mag-iipon pa kayo ng Wrath, and para makaipon ng Wrath, I need nyong makatanggap ng damage. So, the tankish build is recommended, guys. So, ito na ang item build. First and foremost is ang boots. You can go for wire boots for more physical defense or either tough boots naman kung medyo madami ang crowd control skills ng kalaban para mabawasan yung crowd control duration. Next ay ang antique cuirass. Next ay windtalker but kung hindi nyo bet ang additional attack speed and movement speed, you can go for cursed helmet followed by thunder belt
Radiant Armor or Athena's Shield depende sa mages ng kalaban. And lastly, ang Immortality. And for the skill combo, manageable lang naman ang skill combo ni Edith. Need nyo lang talaga maging accurate para ma-unlock mo yung full potential niya. And ang skill combo niya ay ang 2-1-3-2-1. Hindi masyadong complicated, right? Well, hindi naman talaga. Ang kailangan nyo lang talagang i-sure na tama ang yung positioning ng ultimate mo, which is yung direction kung saan lalabas si Edith. Make sure lang na tatalon kayo away from the enemy, hindi yung sa mismong teamfight kayo tatalon. Great! For the battle spells, you can go for Purify, Vengeance, Execute, and lastly ang Flicker. But I personally recommend Flicker, guys, dahil wala masyadong escape mechanism si Edith. Well, pwede nyong gamitin ang iyong second skill, but the problem is, hindi mo pwedeng gamitin pang micro ang second skill mo. Dahil hindi ito tumatagos sa mga walls. So, Flicker will be much more efficient. And nandito na tayo sa tips and mga bagay na dapat nyong malaman or tandaan kapag gagamitin nyo si Edith. So, simulan natin sa laning. I recommend Edith sa gold lane, guys. Not just because isa siyang marksman. Pero napakalaki kasi ng damage output ni Edith, lalong-lalo na kung nakuha niya ang early game gold lead. Pwede rin naman siya sa mid lane para mag-support, pero kulang siya sa poke and AoE skills. But still, manageable naman siya sa mid lane or support. So bago tayo pumunta sa next tip, so fun fact muna, guys. Pwede niyong gamitan ng Flicker ang first skill ni Edith para sa mga surprise knock-ups. Next tip, as I've said earlier, huwag niyong kalimutan na hindi tumatagos sa walls ang second skill ni Phylax or Edith. Nauuntog lang siya, guys. So, kung gusto mong lapitan ka agad ang kalaban, kailangan nasa open space kayo wherein walang walls na nagpapagitna sa inyong dalawa. And last but not the least, kapag nasa labas si Edith, make sure to spam her skills dahil nagkakaroon din siya ng effect galing sa passive niya. Mas madadagdagan ang kanyang damage output kapag may kasaling passive, guys. So, yun lang muna for now, senpais, and doon na nagtatapos ang aking tutorial kung paano mo magagamit si Edith. Sana ay may natutunan kayo sa video na ito at huwag niyong kalimutang mag-iwan ng like at saka subscribe dito sa video and sa aking channel. And i-share nyo na rin ito sa mga friends nyo na gustong matutong gamitin si Edith. So, that's it, guys. Thank you for watching. Keep safe, live your life to the fullest, and keep grinding. Bye-bye!